Ito ba? Ito si Senator Manny Pacquiao. May bagong banat kay Pogi, kay Floyd Mayweather Jr. Puspusan ang ensayo ngayon ni People's Champ Manny Pacquiao para sa nalalapit niyang laban sa wala pang talong kampyon na si Errol Spence Jr. Sa exclusive nating interview kay Pacman, sinabi niyang mas mahaba yung ensayo niya ngayon kumpara sa mga nagdaang laban. Training natin nasa 1 or 2 months lang. But this time, kailangan more than 2 months ang training ko. At least 3 months para makuha ko yung 100% condition. Sa General Santos City, nagka-training si Pacquiao. At sa next month o sa July, paluluwas ng Amerika dun sa amin para sa ensayo kasama si Coach Freddie Roach. Alam ni Pacman, dihado siya sa mas bata, mas matangkad, mas mahaba ang braso, at mas malaking si Spence Jr. Hindi daw siya takot kay Spence, hindi tulad ng kanyang karibal na si Floyd Mayweather Jr. na pati sa isang vlogger o pati yung isang vlogger pinatos si Paul. Puro sipol lang yata ginawa nun . Gusto ko lang malaman, bakit ba si Spence ang napili mo at hindi si Crawford o yung ibang Garcia dyan? Hindi naman ako si Mayweather na namimili ng hindi boxer. si Mayweather kasi namimili ng kalaban na hindi marunong mag-boxing. Ako kasi gusto ko yung fight. Hindi naman pera ang ano ko. Boxing is my passion. Yung lumalaban ako, masaya ako na pumapanik ng ring at lumalaban at ipaglaban. Yun ang ano ko, yung karangalan ng bansa natin. Sinagot din ni Pacquiao ang mga patutsada na ayaw niya ng Olympic-style na drug test. Kahit daw ihi o dugo, okay sa kanya ang drug test. Sabay-sabing hindi siya gumamit ng enhancer mula nung siya nagboxing. Drug testing, lagi kong nire-require yan dahil siyempre hindi naman tayo nangadaya. Gusto ko masigurado lang na huwag naman tayo din madaya. So ako ang nag-re-require niya na magkaroon ng drug testing sa before the fight. Anong klaseng drug test ang gusto mo, Senator? Lahat-lahat. Yung pinagbabawal ng Nevada Athletic Commission. Hindi, anong klase? Gusto mo yung dugo immediately before the fight? May ganun yata sila . Siguro, alam naman nila na may machine kasi sila na sa ihi lang. Pwede nang ihi. Ganun lang sila. Mas okay na sa'yo kung kahit dugo ang kunin at hindi ihi lamang? Depende kasi yun sa ikukomisyon nila na magkakandak ng drug testing. Mayroong iba ihi lang, mayroong iba naman blood. So, either way naman, wala namang problema. Walang problema. Kasi ginagawa nila na issue para bagang meron kang tinitirang enhancer. Parang ganun ang dating Sa buong buhay mo bilang boxing, mula nung ikaw ay 111 pounds, 112 pounder pa lang, nakainom ka na ba ng pamalakas na para parang si Papay na uminom na spinach? Alam mo, hindi ako umiinom ng vitamins o gamot na pinagbabawal ng commission. Bawal yan. At yan ay hindi ko ginawa sa buong buhay ko, na sa career ko sa boxing. Talagang sumusunod ako kasi kung ginawa ko siguro yun, baka wala ako sa position, wala ako sa hindi ako naging champion. Kasi I always believe na may yung karma nandyan palagi. Maganda rin yung kwento ni
Senator Pacquiao, dun sa kanyang experience nung hindi pa siya sanay magboxing masyado sa Gensan, na hindi pala siya nakasama sa Gensan boxing team at nadayo pa siya sa Digos. Kumbaga, walang bilib sa kanya ang mga taga Gensan nung bata pa siya. Nung ako ay nag-umpisa ng boxing, dinidiscourage talaga ako for how many years na parang dinidiscourage ako na huwag ka na lang mag-boxing, magpatuloy ka lang sa pag-aral mo kasi wala kang pag-asa mag-champion, wala kang pag-asa mag-sumikat, wala kang pag-asa sa boxing dahil hindi ka marunong. Talagang hindi naman ako marunong nung nag-umpisa ako ng boxing dahil bara-bara yung suntok ko. Kaya nga hindi ako nakuha eh. Nung aral mo ba, hindi ako nag-up dito sa taga-Jinsan ako. Pero hindi po ako nakuha ng Team Jinsan dahil hindi po ako masyado magaling sa boxing. Mm-hmm. Yan ang totoo. Taga-Jinsan ako pero hindi ako nakuha ng... Kaya naging Digos team ako ng Davao del Sur. Mm-hmm. Naging Davao del Sur team ako dahil hindi ako nakuha dito sa sarili mong bayan, no? Yes. Tapos nag-apply ako nung amateur ako. Nag-apply ako doon sa... Diyan sa Rizal. Ang tagal ko. Nakasama ko pa sila Unyog, sila Royal Velasco, Galliedo. Nag-apply ako doon sa Philippine team pero hindi ako nakuha dahil hindi nga daw ako magaling, hindi ako marunong mag-boxing. Mm. Pero hindi ako sumuko doon, hindi ako nagpapadala doon sa mga ano, sabi ko kaya ko to, kaya ko itong gampanan, kaya kong mag-champion. Yun yung narating ko at ito naman sa estado ng buhay ko ganyan. Patuloy lang ako. Sabi nga ni Winston Churchill, you will never reach your destination if you stop and throw stone at every dog that barks. Panayam natin kay Senator Manny Pacquiao sa Tune In kay Tunying. Happy Independence Day po sa inyo. Advance Happy Father's Day sa mga tatay. At happy anniversary sa Tune In kay Tunying. Sa pangalan po ng aking executive producer na si Rosel Taberna. Boss! Boss! Bata mo ako! Bye! Happy weekend! Woo!